Okay, good day sa inyong lahat. Ang lecture natin ngayon tungkol sa psychological research para na naman to sa mga mahihilig mag-research dyan, no? Pag-uusapan natin, what is psychological research? Napaka-basic na topic to, especially for undergraduates na kukuha ng psychological research. Ito yung outline na pag-uusapan natin ngayon. Ano ang psychological research? Bakit ba tayo nagsa-psychological research? And I will close the lecture by giving you ano ang mga applications na pwede nating gawin in connection to numbers 1 and 2. So simulan natin sa what is psychological research. Ang definition ng research, ang pinakasimple, although maraming definition ng research, no? Pero ito yung pinakagusto ko kasi simple lang. This is a way of answering questions. So kapag nagre-research ka, ibig sabihin meron kang tanong na gusto mong sagutin. Actually, research can also be done outside the academe. So ang pagre-research, hindi lang lagi may kinalaman yan sa isang field of knowledge, pwede kang maging practical dito. Kaya nga meron tayong practical research. Like for example, which road should I take to arrive at work early? Anong daan ba yung mas magandang daanan para hindi ka malate? Saan yung mas mapapaaga ka? Mas walang traffic? Pwede mo sagutin yung questions na yan o yung question na yan using research. Or sa pagbili ng shampoo, magagamit din ng research, ano ang shampoo na dapat mong bilhin? Kasi marami kang option, maraming brands. Lahat sila, iisa ang kiniklaim, maganda raw yung product nila. But sino ang nagsasabi ng totoo? Aling shampoo ang pinakahiyang sa'yo, ang pinakabagay sa'yo? You can answer that question using research. So, ang research, hindi lang lagi siya pang-eskwelahan, pwede rin siyang ginagamit in our everyday life. Pero syempre, yung lecture natin ngayon is psychological research, which is a kind of research na ginagamit natin in studying psychology in the academic level, no? So, sa psychology, meron tayong mga tanong na binibigay sa field natin na pwedeng masagot ng research, like, does lack of sleep affect patients? Mas puyat ka ba? Mas pasensyoso ka o mas hindi ka pasensyoso? Or does classical music make memory better? O isa yan sa mga classic questions in the field of psychology. May epekto ba yung pakikinig ng classical music sa memorya mo? Pampaganda ba talaga ng memory yan? So these are legitimate psychological questions na interesting na sagutin. And how do we it? Again, by using research. Okay, so what is the end product of research? Whether nagre-research ka sa everyday life or nagre-research ka in the academic level, kaya tayo nagre-research kasi gusto nating malaman ang truth or sa Tagalog yung katotohanan. So the very reason why we do research is because we want to be closer to the truth. Kaya ang laki ng lesson yan na pwede nating matutunan ngayon in doing science, kaya tayo nagsa-science kasi ang purpose natin, gusto nating malaman ang katotohanan. And so as a scientist, lalong-lalo na yung mga psych majors, kasi you are considered a scientist because psychology is a scientific field, no? Ang pinaka-agenda mo lang dapat, bakit ka nagre-research is because you want to know the truth. Meron kang ano, no? Meron kang passion for the truth. Yan yung pinaka-motivation mo dapat kung bakit ka nagre-research. Not for anything else. Not for fame. Not for bias, gusto mo lang suportahan yung bias mo, at lalong-lalo na sana huwag kang nagre-research dahil sa pera. Yan talaga ang tamang motivation kung bakit tayo nagre-research, because we want the truth. We have a passion for the truth. And speaking of truth, ano ba ang magiging silbi ng truth kapag nahanap natin yan by doing research? I go to the Bible for this. Ang sinabi ni Kristo, then you will know the truth and the truth will set you free. Isang function ng truth sa buhay natin is sineset free tayo ng truth from where? From the lies. From inaccuracies. Kaya tayo nagre-research para ma-discover natin yung truth, para makawala tayo sa kamalian or sa mga kasinungalingan. And the more na nakakawala tayo sa kasinungalingan, mas konti ang kasinungalingan natin sa buhay, mas tumataas yung quality of life natin. Kasi mas marami tayong alam na katotohanan through research, ano yung mga nangyayari sa atin, kaya tumataas yung quality of life. Ayan, we make the right decisions, we make correct choices, we are able to avoid mistakes.
So kapag pinagsama-sama mo yung numbers 1 to 3 na yan, ang epekto, tumataas yung quality of life natin. Mas nagiging maayos, mas nagiging peaceful. No? And again, paano natin nagagawa yung numbers 1 to 3 na yan? Kapag alam natin yung truth. Kaya isa sa mga applications na gusto kong ituro, no, at this part of our lecture is, if you're going to analyze your life, lalong-lalo na yung psychological life mo, no, kung gusto mong i-increase yung quality niyan, kailangan mas marami kang katotohanan na pinaniniwalaan than kasinungalingan. Kasi let's face it, no, meron din naman tayong mga pinaniniwalaang mali or kasinungalingan, hindi talaga maiiwasan yan, but hindi ibig sabihin nun, we are helpless. Kailangan ginagawa natin ng paraan na mas marami tayong alam at ina-apply na mga truth principles compared to false principles. So one way to analyze yourself, no, to analyze the quality of your life, isa-isahin mo yung dimension ng buhay mo. Dapat, in these different dimensions of your life, kung ikukumpara mo yung ratio ng truth from false, mas marami kang pinaniniwalaan na truth kumpara sa false. Okay, so i-examine mo yung spiritual dimension mo, yung social dimension mo, yung work dimension mo. Dapat bawat isang dimension dyan, mas marami kang ina-apply na truth kumpara sa false. The more truth that you apply, the more truth that you believe in, again, the closer you are to the truth, mas tumataas yung quality of life. At malalaman lang natin, one of the ways para makuha natin yung truth is by doing research. Okay, so in summary, so far, ito yung point na tinatakil natin ngayon, no? In doing psychological research, we always start with a question. Ito yung research question. Para masagot yung question, kinakailangan natin mag-psychological research papunta doon sa truth na hinahanap natin. But let's zoom in. Mag-focus tayo doon sa konsepto ng psychological research, no? So pag-usapan natin yung mga specific details on what it means to do psychological research. The first thing na gusto kong ituro about psychological research is not all researches are done in the same way. Iba ang pagre-research sa iba't ibang mga fields of knowledge. Like for example, in philosophy, iba yung way of doing research nila compared to psychology. Syempre yung psychological research, because we are a scientific field, ang sinusunod natin na metodo is yung scientific method. We start with the research question and then we collect the data and then we analyze the data, usually using statistics, and then from there, gagawa tayo ng conclusion. Yun yung old school scientific method. Pero hindi lahat ng field of knowledge gumagawa ng research gamit yung scientific method. Yung philosophy, for example, meron silang sariling method. It's called the philosophical method. Iba rin yung method ng history sa pagre-research. Iba rin yung method ng theology sa pagre-research. So, bawat field of knowledge may kanya-kanyang style or paraan sa pagre-research. Pero, lahat naman ng researches, again, ano ang aim? Papunta sa truth, sa katotohanan. Okay, so you have to distinguish, no? Iba ang pag-research natin sa psychology compared to the different fields of knowledge. Pero ito yung gusto kong i-emphasize. Given the fact na marami palang paraan ng pag-research, scientific psychological research is not the only way to psychological truth. Sa Tagalog, hindi lang scientific method yung paraan para mas maintindihan natin yung psychology or para makakuha tayo ng psychological truth. Don't get me wrong, hindi ako anti-scientific method. In fact, I highly encourage as much as possible in our field, kung meron tayong question at sasagutin natin yon, gumamit tayo ng scientific method. Pero, wag natin ililimit lang ang mga sarili natin sa paggamit ng scientific method para makadiscover ng psychological truth. Kasi may mga psychologists ganyan yung attitude eh, naniniwala sila na ang isang bagay or ang isang question sa psychology, talagang dapat lang ang gagamitin natin to answer that question is the scientific method. Now, for those people, for those researchers, nagiging prone sila sa tinatawag nating scientism, which is for me, hindi maganda na attitude. Ano bang ibig sabihin ng scientism? Ibig sabihin yan, kapag yung attitude mo is ganito. Naniniwala ka lang sa mga ideas based on scientific method.
most likely you say statements like this: if it's not from the scientific method, then it is not true. Ganyan kasarado yung isip mo when it comes to understanding the truth. Lahat ng truth claims, ine-expect mo o gusto mo galing sa scientific method, which is not possible. After all, yung ganyang truth claim mo, I only believe in ideas based on the scientific method. This statement in itself is not from the scientific method. So it's self-defeating. It tells you na ang radical scientism, it's not making sense, it's not even possible. No, kaya sana, yun lang naman yung sinasabi ko dito, no? Huwag maging ganyan yung attitude natin in understanding the human mind. Huwag nating sabihin na kapag ang isang psychological statement hindi galing sa scientific method, walang statistics na naipakita, it's not true. Oh. Kapag ganun ka mag-isip, nagkakaroon ka ng attitude of scientism. In fact, let me further explain why scientism does not make sense in psychology. Bakit hindi maganda yung scientism? O, sana makita nyo yung implication nito, no? Kung bakit ang scientism hindi rin maganda, no? In understanding the human mind. No, well, number one, the psyche that we study in psychology is a non-physical element. If you remember, sana naalala nyo, no? Na yung psyche sa psychology means the spirit. At ang nature ng psyche na pinag-aaralan natin sa psychology is something that is non-physical. At yan yung nakasulat sa Book of Genesis. Yan yung psyche na pinag-aaralan natin. Ito yung bumuhay sa katawang lupa ng tao. The breath of life entered the body of the human being coming from the dust of the earth, at doon lang nabuhay yung tao. So that psyche na bumuhay sa katawan ng tao, yan na pinag-aaralan natin sa psychology, and this is something that is not physical. So i-connect mo yung idea na yan sa scientific method. Kung ang psyche pala na pinag-aaralan natin sa psychology, hindi pala siya physical, tapos ililimit mo lang yung understanding mo ng psyche sa scientific method, now you are not making sense. Because remember, the scientific method was made to study physical elements. Kung pag-aaralan mo yung history ng scientific method, bakit ba ginawa yan? Saan ba ginagamit yung scientific method? For things that we can clearly see, for physical elements of the earth. Kaya yung scientific method, the best talaga yan, ideal yan, when you are studying elements coming from the following fields: biology, chemistry, physics. Kasi ang mga pinag-aaralan dyan, mga bagay na nakikita, mga bagay na physical. Which is not the case in psychology. Kasi nga, ang psychology, ang pinag-aaralan dyan, yung psyche, yung non-physical. So I hope you can connect why scientism would not make sense. Kung ang pinag-aaralan pala dito, espiritu, which is another name, another term for psyche, huwag nating masyadong pinipilit na scientific method lang yung pwede natin gamitin to study the psyche. After all, the psyche is a non-physical element. Now, some of you may ask, non-physical naman pala yung psyche eh. Di huwag na rin tayo mag-scientific method altogether. Hindi naman ibig sabihin ganun. Applicable pa rin naman yung scientific method sa psychology. After all, hindi rin naman tayo purely spirit lang. Meron din tayong body. Kaya nga tayo naniniwala sa mind and body connection. Okay, merong mga physical expressions yung psyche natin. So, in those cases, yung hinuhuli natin yung physical expression ng psyche natin, mag-a-apply yung scientific method. Kaya nga sa psychology, di ba, let's say you're doing experiments, yan yung mga hinuhuli natin. We can understand something about the human mind based on the words that we say, the things that we do, the thinking process that we have, which is most of the time based on some neural activities in our brains, what we see gamit ng ating mga mata, what we hear na nanggaling sa ating mga tenga. So, pwede mo rin naman kolektahin yung mga data from this and then i-analyze mo using the scientific method. Manifestations pa rin ito, expressions pa rin ito ng psyche. Pero kung ang pag-uusapan natin, kung pag-aaralan natin yung nature ng psyche in itself, hindi mo pwedeng ilimit lang sa scientific method yung tool mo.
in finding out the truth. Basta ang point ko lang dito, no, ang implication ko lang para hindi humaba yung lecture natin, we need more tools other than the scientific method in understanding the psyche. That's one of the important lessons I teach my students in doing psychological research. Huwag tayong masyadong maging obsessed sa scientific method. Although mahalaga naman talaga ang scientific method, number one priority talaga natin dapat yan because we are a scientific field. But if you really want to capture the entire nature of the psyche, which is the whole subject of psychology, kailangan open ka sa iba't ibang mga research methods other than the scientific method. Kailangan willing ka rin na kumuha ng ideas about the mind, about the psyche from divine revelation, faith, philosophical understanding, personal reflections, insight, at iba't iba pang mga methods. So that's what it means to do psychological research. Open-minded tayo sa iba't ibang mga methods para talagang makapture natin yung nature ng psyche na pinag-aaralan natin in psychology. So punta tayo sa number two. Why do we do psychological research? May mga reasons yan, no? Ano ba yung benefits niya? Number one, kapag naggumawa tayo ng psychological research, we are able to solve psychological problems. Nadidiscover natin kung paano resolbahin or ma-overcome yung mga problema sa mental life natin. Like, paano o ano ang gagawin kapag mababa ang self-esteem? Ano ang gagawin sa mga taong depressed? Para bumabababa naman yung depression nila. Oh, how can we answer those questions by doing psychological research? Number two, doing psychological research can also be used for preventive purposes. Ibig sabihin, pwede rin nating malaman kung paano hindi magka-problema yung psyche. Or in a more developmental slash clinical terms, nakaka-discover tayo ng mga protective factors para hindi masira yung psyche, no? So, for example, gusto nating malaman paano ang hindi ma-depress. So, mag-research tayo para alam natin kung ano ba yung mga psychological elements na dapat meron ang tao para maiwasan niya yung depression. And the only way we can do that is by doing psychological research. And last one, number three, kapag nagsa-psychological research tayo, na-advance natin yung field of knowledge natin. Patuloy na nabubuhay yung psychology because of the new research questions that we ask and we aim to answer. Kaya nga ang isang senyales na ang isang field of knowledge buhay pa is kapag meron mga napapublish na mga journal articles. Kasi ang mga journal articles, isang senyales yan na sa field of knowledge na yon, merong pang mga taong nagtatanong at nag-a-attempt na sagutin yung mga tanong na yon. The moment that people in a field are no longer asking questions, therefore, they are no longer searching for answers, most likely, patay na yung field. Kaya buti na lang sa psychology, very active pa rin yan, di ba? Labas ng labas yung mga bagong issues ng mga journal articles in different fields in psychology, which means, buhay na buhay pa talaga yung field of psychology. Kaya dapat, given all these things I'm saying, ano ang dapat nating response, no? Ang response talaga natin is, dapat, in a way, magustuhan talaga natin mag-research. Kasi yan yung pinaka-contribution natin para patuloy na mabuhay, patuloy na maging useful yung field of knowledge where we are coming from, which is psychology. Okay, kaya easier said than done. I'm sure marami mga estudyante ayaw nagre-research. Sana itong mga sinasabi ko makatulong para mas ma-motivate kayo na kailangan talagang mag-research. Kung mahal mo ang psychology as a profession, as a field, kailangan talaga ipakita mo yung pagmamahal mo through doing research. So after all these things I'm saying, ano yung mga applications? Ano yung mga response na pwede nating gawin, no? Letter A. Bilang isang estudyante ng psychology, kailangan talaga meron kang habit in asking new questions. In psychological research terms, kailangan lagi kang naghahanap ng gap of knowledge. Maghanap ka ng mga bagay sa isang topic in psychology na hindi pa nasasagot. Tapos i-convert mo yon sa isang research question para pwede mong pag-aralan at ikaw ang sasagot sa bagong question na yon. Halimbawa, yung tinatawag nating bystander effect.
Yes, napag-aralan na to in psychology. Pero, ang gap of knowledge dito, ang bystander effect ba cross-cultural? Because the original bystander effect study happened or was done in the Western world. Mga Westerners yung nagpakita ng bystander effect. So, a gap of knowledge here is, totoo ba yan sa lahat ng klase ng tao sa buong mundo? Regardless of what culture? Like sa Pilipinas ba, sa tingin nyo, magkakaroon ng bystander effect? Kung uulitin nyo yung study, if you are going to replicate how bystander effect study was done in the States, i-replicate mo dito, do you think you will be getting the same results? After all, ibang-iba ang kultura ng Amerikano sa kultura ng mga Pilipino. Oh, magandang tanong yan. So yung sinabi kong tanong na yon, it's an example of a gap of knowledge na pwede mong sagutin. So ang gagawin mo, i-replicate mo yung original bystander effect study from the States, ulitin mo dito sa Pilipinas and find out if you will be getting the same conclusions. Another example would be in DevPsych yung strange situation test, wherein na-discover natin na ang mga bata, iba-iba pala sila ng type of attachment sa mga parents nila. So yung klase ng attachment na meron sila sa parents nila, na ipapakita nila yan through the strange situation test. So another gap of knowledge to ask is, again, is this culturally universal? Kasi the original strange situation test, galing na naman sa Western context yan eh. Posible kaya na merong unique attachment styles ang mga bata sa non-Western societies na wala sa Western societies? Baka naman pag ginawa mo to sa non-Western society, baka merong bagong pattern of behavior na makita in the laboratory kapag ginawa mo yung strange situation test. Diba? So again, the only way to find that out is to do a replication study here in the Philippines or in some other non-Western societies. Basta yun yung point ko. You know, kapag nagbabasa tayo ng isang study coming from the West, hanap tayo ng gap of knowledge. Hanap tayo ng mga bagong questions na hindi pa nasasagot in that topic. Para kapag naka-formulate tayo ng question, pwede tayo mag-design ng psychological research, magkakaroon tayo ng sagot. Letter B, another response na dapat nating gawin, no, in connection to today's lecture, let's be open to different research methods. Huwag tayo maging huwag tayong masyadong scientism na maniniwala lang tayo sa mga claims based on the scientific method. Because again, in psychology, non-physical yung pinag-aaralan natin, the psyche. Kaya napaka-limited lang yung kaya nating malaman about the psyche using the scientific method, which is na-invento in the first place by fields of knowledge that deals with physical things. Again, hindi ko sinasabing huwag na tayo mag-scientific method, patuloy natin gamitin yan, pero dapat open pa rin tayo sa iba't ibang mga methods. Open ka pa rin sa divine revelation, faith, philosophy, personal reflections, insight in understanding the human mind. In the field of psychological research, yan din yung reason kung bakit dapat ang mga researchers open sa parehong method of research, both quantitative and qualitative. Hindi ka dapat obsessed sa isang way lang of doing research. Na ikaw quantitative researcher ka lang or ikaw qualitative researcher ka lang. Dapat open tayo sa pagmimix ng mga methods of research natin. Para talagang malalim, mas comprehensive yung mga sagot na makukuha natin from the questions that we are asking about the human mind. Kasi kapag obsessed ka lang sa quantitative methods, limited lang yung alam mo eh. Ganun din naman kung qualitative method ka lang, limited lang din yung alam mo. So why don't combine the two? Pagsamahin natin para mas marami tayong alam, mas malalim yung alam natin about how the mind works. If we combine these two ways of doing research in psychology. Dinidiscuss yan sa article na to, no? If you want to learn more, ito yung tinatawag nating intersectionality of the quantitative and qualitative research. Paano mo pwedeng i-combine yung method ng quanti at quali para magkaroon ka ng deeper understanding about the human mind, this article, I highly recommend you read it.
para malaman mo kung paano. Kaya going back to the definition of APA, medyo may bias ang APA sa quantitative method eh. Diba sabi dito, oh, what is research? Ayan, systematic effort to discover or confirm facts, to investigate a new problem or topic, or to describe events and understand relationships among variables. Ito, ito yung gusto kong palitan. Most often, by scientific methods of observation and experimentation. Very quantitative ang flavor ng definition of research na sinasabi ng APA. Diba? Dapat we need to go beyond observation, go beyond experimentation, mas maging open tayo sa iba pang ways of doing research about the psyche. Okay? And last one, letter C, another approach or another response, I mean, na dapat natin gawin is, tandaan natin na dapat ma-develop natin sa sarili natin na magustuhan natin ang mag-research. Again, easier said than done. Kahit ako, no? Kahit ako as a teacher, there are a lot of times ayokong nag-research kasi it's very time-consuming, mahirap maghanap ng resources, mahirap maghanap ng participants, pero tandaan natin, if we love our field, if you are really serious about your field, it is your professional responsibility na palaguin, mag-contribute sa field na mahal natin, which is psychology. So, hindi pwedeng nagpa-practice ka ng psychology or active ka sa field nang hindi ka nag-research. Kahit konti, no? Kahit konting research, dapat meron kang nako-contribute sa field kasi nga, professional responsibility mo yan. Okay? So, yun. You know, yun yung mga basic facts na dapat malaman nyo about doing psychological research. Kung meron pa kayong questions or meron ako mga na-miss out, ilagay nyo lang dyan sa comment section. If we have time, babasahin natin lahat yan. Sana nakatulong tong lecture na to sa paggawa nyo o sa pag-intindi nyo ng psychological research. Sir Howard here. Hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye.